Speaking of damage po, ano po ba ang nature of damage para matawag tong estafa? Estafa, nature of damage, sabi ko nga, this is example, sinasabi ko, pinangakuan ka lahat ng buwan, pinangakuan ka lahat ng puso, lahat ng pag-ibig, hindi iyan estafa. Because in estafa, hindi emotional damage ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin dito, material damage. We say material damage, there must be monetary consideration. Bakit kailangan ng monetary consideration ng estafa? Kasi ang penalty ng estafa is based on the value of the na inestafa mo. Based on the value ng pinangako mo tapos naging wala pala yun. So based sa value na nawala sa iyo, parang nanakaw sa iyo o naloko ka ng value involved, yun ang basis ng penalty. That's why one of the requirement of estafa, there must be monetary consideration. There must be monetary value. Hindi ito emotional value ang pinag-usapan dito. So hindi lang lahat ng pangako estafa yan. Hindi lahat ng pangako estafa. Kailangan yung pangako na yan can be converted into cash. Monetary value ang pinag-usapan. Matatawa si Lala. With conviction. Ano? Kailangan talaga. Ano? Tama. So, paano po, Attorney, kasi di ba monetary, may involved na monetary conviction. Paano po kung property naman po yung involved? Kasama. Mm-hmm. Money, property, or services is considered estafa. Money, property, or services, estafa yan. But of course, there should be a monetary value. Hindi naman lahat ng monetary services may monetary involved, monetary value involved. Ma-money man yan, ma-property man yan, ma-services man yan, as long as there is monetary value, yun papasok ang estafa. Pero kung wala namang monetary value, hindi estafa yan. Kasi basic sa estafa, there must be monetary value. Bakit? Kasi the penalty of estafa is based on the value of the property involved. Mm. So, ang crime ng estafa, attorney, is crime involving moral turpitude? Yes, it's a crime involving moral turpitude. Kasi this is a one case. I think this is a Supreme Court decision na isang abogado na demanda ng estafa. So, na-convict siya. So, another, may issue about disbarment. So, ang issue dyan is the crime of estafa considered a crime against moral turpitude. Moral turpitude, yes, it is a crime against moral turpitude. Bakit? It is contrary to justice. It is contrary to honesty. It is contrary to good faith. Because sabi ko nga, in fact, in our ethics, rules of ethics sa mga abogado, lawyers are presumed ethical. Lawyers are presumed in good faith. Presume lang yan. But of course, may mga iba dyan na hindi. But sabi ko, there is a presumption. So, ibig sabihin, pag you are convicted of this crime, of estafa, ibig sabihin, you're committing a crime involving moral turpitude. Bakit moral turpitude? Because it is contrary to justice, a good faith, and tinatawag na morals. Pero attorney, kunyari, nabalik naman na yung pera sa biktima, mawawala rin po ba yung crime, yung liability ng crime sa estafa? Ang estafa, iba yon sa utang. Ang utang kasi, kung may umutang sa'yo, pag binayaran mo na, quits na ang utang. Ganun ang utang. But ang estafa is not an utang. Hindi naman yan utang ang estafa. Ang estafa is a public crime. It's a public crime. That's why kung may kaso ng estafa, People of the Philippines versus Juan de la Cruz. Bakit People of the Philippines? Because you're committing a crime against yung tinatawag na public offense. So it means, kahit nabayaran mo na, hindi automatic na ma-dismiss ang kaso. Lalo na pag ang kaso na sa court na, hindi automatic ma-dismiss. Of course, pwede pa rin, but hindi automatic. Bakit hindi automatic? Kailangan mo ng approval ng court na ma-dismiss ang kaso. Ma-dismiss ang kaso, hindi dahil nabayaran yung lahat ng mga liabilities, na-dismiss ang kaso on the ground of insufficiency of evidence. Yun lang yan. But there must be approval sa court. So, ibig sabihin, hindi dahil na nagbayad na, tapos na ang kaso. Hindi. Kailangan ng approval ng court because estafa is a public crime. Okay. From Nicole, paano po kung naibalik naman yung pera sa taong nagdemanda ng estafa? May laban pa rin po ba ang nagdemanda? Depende yan kung kailan binalik. Kasi ang pagbalik ng kwarta, hindi issue yan. Kasi yun talaga ang one of the defense of estafa. But ang issue, kailan binalik? Bakit? Kung binalik niya
on the time of the preliminary investigation, during sa fiscal stage pa lang, wala pa sa court. So pag binalik na, binalik niya ang kwarta na pinag-usapan nila, yung monetary consideration, monetary value, then pwede niya i-atras ang kaso, gagawa siya ng affidavit of desistance. So in that case, pwede ma-dismiss ang kaso on the ground na wala namang sufficient evidence kasi binaliktad niya yung sinasabi niya, affidavit of desistance. But pag nasa court na, doon pa lang niya binalik, kailangan ng approval ng court. Kasi pag ang kaso nasa court na, hindi na yan isang private na kaso. It is already a public crime. Pag public crime kasi, ang complainant hindi na ang biktima. Ang complainant is already the state or the government. So it means, that's why people of the Philippines versus Pedro, di ba ganon? So it means, kahit nagbayaran na, pwede pa rin may settlement, walang problema ang settlement. But doon, but kailangan ng approval ng korte. Ano po ba ang basis ng penalty sa kaso ng estafa? Diba sabi ko sa'yo, Lala, na ang estafa, walang estafa pag walang monetary value. So pag walang monetary value, walang monetary material damage, walang estafa. Kasi bakit walang estafa? Kasi in estafa, the penalty is based on the value involved. Sabi ng batas, ha, this is based on the revised penal code. Pag ang value is 6,000 pesos below ang nawala, ang naloko sa'yo is 6,000 pesos below, 6 months imprisonment. 6,000 pesos below, 6 months imprisonment. 6,000 to 12,000, 6 years imprisonment. 12,000 to 22,000 pesos ang nawala, 12 years imprisonment. But for example, more than 22,000, every 10,000 pesos na nawala, in addition sa 22,000, 1 year na kulong. But it should not be more than 20 years. It means the regular estafa, ang maximum penalty is 20 years. 20 years, depende na yan sa value. For example, 10,000, 10,000, plus 1 year, plus 1 year. But it should not exceed 20 years imprisonment. Yun ang penalty ng estafa. Therefore, ang penalty ng estafa is nagbase yan sa value of the value of the money property na nawala or naloko. So therefore, in estafa, there must be material value or monetary value. Mm-hmm.